Isa sa pinakamasarap gawin ay ang kumain. Lalo na nga kung yung hilig mo nakahain. Ang hirap tanggihan. Minsan napapalabis pa sa kailangan ng katawan. Kaya nagpapawis po ako pag may pagkakataon upang mabawasan ang sobrang taba at langis sa katawan. Dito ko nga po umpisahan ng kwento. Isang araw ng Linggo, maaga akong gumising para magpapawis. At karamihan nga po pala mga Thai ang kalaro ko. Pero meron din naman mga ilang-ilang kapwa ko Pilipino. Pagkatapos maglaho, uwi na agad ako ng bahay dahil nihintay ako ng mag-iina ko. At mabilis ang luto na lang po. Iniinit ko yung tira naming sinigang na hipon at pusit kahapon. Dahil nakagawian nga namin na kumain na sabay-sabay, lalo na nga po yung almusal. Mabilis ang ulam lang dahil babawi na lang kami ng kain sa pananghalian. At nilabas ko na nga din po itong tulingan para ma-defrost na siya bago ko ihawin. Kung napanood mo yung upload ko, nag-ihaw ako ng puyo at sinahog ko sa bulaklak ng kalabasa. Andahe pantira, kaya nagtanong nga po ako sa video na yon na maliban nga sa bulang lang, ano pa ang ibang luto na pwedeng gawin. At sabi nga po ni Kanayong Ronnie Prasedes, masarap daw sa ginataang tulingan. Yun din ang sinabi ni Kanayong Leia Tubera na nagpa-shoutout na din daw sa labuan niya na si Rancel Aguilar. Ganon din po ang comment ni Kanayong Jay Bent ng Team Han Makun. Kaya inihaw ko kagad yung tulingan at dahil may bunga na din yung aking sitaw, namitas na din ako para may pang dagdag. Binigaan ko na nga din yung niyog at kinuha ko lang po yung kung tawagin ay kakanggata para may maiwan pa rin namang kaunting gatas dahil ipapakain ko naman po yan sa aking mga alaga. Nilinisan ko na din yung pangsahog ko na sitaw dahil masarap gulayin pag bagong pitas, mabango at lasap mo yung tamis ng katas. Saka huhugasan ko na din po ito nilinisan kong bulaklak naman ng kalabasa. At yung pong tulingan, luto na yan para mas mabango, magkaroon siya na smoky flavor. At ihimayan ko lang po, tatanggalan ko lang ng tinik para mamaya wala nang po problema, subo na lang ng subo. At naihanda ko na nga din po pala yung mga iba pang kakailanganin kong sangkap para mamaya salpak na lang ng salpak. Gigisahin ko lang ito sibuyas, bawang at dahil po may isda at saka gata, lalagyan ko ng luya. Kayo po mga kanaya, naglalagay din ba kayo ng luya sa gata? At saka ako po siya lalagyan ng chicken cubes at paminta. Pakakatasin ko lang itong patis para kumapit ng kaunti yung lasa. At pag medyo natuyo, ilalagay ko na po dyan lahat yung kakanggata. Saka ako naman ilalagay itong sitaw. Hindi naman kasi kailangan niya na mahabang pakuluan. At yung patis lang po kanina, nilagay ko, hindi na ako magdadagdag ng asin. Dahil gagamit pa rin po ako mamaya ng sausawan. Panghuli itong bulaklak naman lang po ng kalabasa. At sabi nga ng mga eksperto, pag nagluluto ng gata, huwag mo nang tatakluban, hayaan mo lang sumingaw para mas lumapot yung sabaw. May sausawan na? Check! Kanin? Check! Panulak? Check! Ulam? Check! Oh, ano pa inihintay? Nay, umayon! Mangantay na po! Kainan na! Ito po yung aking nilutong ginataang bulaklak ng kalabasa. Nilagyan ko ng tulingan at saka sitaw. Kaunti po yung nilagay kong patis dyan kanina dahil gagamit pa rin po ako ng sausawan. Ako lang ng kalamansi para mabango. Kasama po lagi pampagana yung dahon ng sibuyas. Hindi ko inanghangan yan. Uulam din po kasi si Mrs. sa kayong aking mga anak. Nice na ibalik ama. Pasalamat sa patuloy na biyahe pinagkakaloob niyo sa amin. Napakabuti niyo at patuloy niyo po kaming binibiyaan at hindi pinababayaan. Basbasan po ang pagkain na sa aming harapan upang magbigay lakas sa aming pangatawan magamit sa aming pang-araw-araw. In Jesus name, Amen. Pag mga gantong ulam talaga, papadami ng kain. Ayan po siya. Basta mga gantong gata-gata, lutong Bicol siguro yan, Bicolano. Yun nga, mas masarap sana yun pag madami silim yung pampapawis. Kaso uulam nga po yung mga anak ko. May masin mayang yung gata niya, manamis-namis.
may bagong luto na naman ako natutunan. Maraming salamat po sa inyo mga kanayon. Nagko-comment. Mas maganda yung naisip nga na himayin na yung tulingan para wala ka nang iisipin tinik, subo na lang na subo. Maraming salamat po sa pagsama sa isa na naman pagkaing bukid na aming handog. Cheers po sa atin lahat mga kanayon and God bless. Solve.